ng buhay, guys, on the stand. Shout out kapalis mga anniversary follower natin. Ayan si Linda Dominic. Guys, kita natin dito ang bakbakan na ating dalawang teams. So, 40 naman na Bisal Aro, si Leon. Halos wala ng buhay. And first blood, hindi. Nakatakas mo, actually. Nice save there. Coming from Jack ng Next Gen AI. Yes, pero makikita natin for the next BML, aggressive gameplay agad yung gusto nilang ipakita. So, pagka ganun kasi yung gameplay mo, more on pressure agad yon sa Next Gen AI. Pero ganun pa man, wala na mga kills pa na nangyayari. So, for now, kuha lang ng resources na dapat kuhanin nila. Ano dito mga person, I guess for Next Gen AI, ang kanilang lineup dito is more on the 1-2-2 kasi kita natin PNK pero nice pasok doon coming in from Jackal. It's just that first blood with that gorgeous barry actually from YOLO na next play MLA ang makakakuha niyan. Ang ganda na setup play, ang problema lang talaga tatlo kasi nasa middle lane, so ang hirap talagang kalabanin nun knowing na wala pang black shoes si Lilia ng Next Gen AI. Yes, exactly. Pero nako, baka sento Esmeralda gustong habulin pa ata si Jackal. Ayun, napatay na at mukhang magdo-double kill pa ata. Pero hindi, ayaw talaga tigilan ni Esmeralda. Saan ka pupunta? Double kill and another one pa. Ang lalim, men! Napilita mag-flicker out. Napagandang kill doon actually from next play. That's too deep against Next Gen AI. At habang nangyayari yan, we could see them actually doing the objectives here sa bottom lane. So, 3 ang ating score mga kaibigan. Nandito na abis sila. Kamuntikan to, mama. Oh, I guess for Next Gen AI, kailangan mag-step up mga ibang lanes nila. Mangin ka talaga, mami Persian. Yes, eto yung sinasabi natin na kapag naunahan ka ng isang pressure pero teka doon sa may middle lane na huli si Lilia, iba. Iba ang pinapakita ng next player. Emela, dito ika nga. Emela! Emela! Yung ginagawa dito ng next play, guys, very aggressive this time around. We will go for the invasion of the Savoy. Actually, and Lilia, may hirapan na agad. Mag-burst dito or mag-spam na kanyang shadow energy against next play. So I guess for next play, what's good about this team is yung nila, yung hyper. Mami Persian, grabe yung ano mo, yung hangin. Ala, ala, wait, ayos yan. Tapatayin ko na ito. Ayan, tapatay para na mo kung natin. Para mo kung binabarbecue, tapos gusto mo ako matos na. Ganun yung nararamdaman ko. Okay na, wala na. Ayan, wala na patay. Pinatay ko na, di ko nabubuhay. Pero ayun, for the next day, nakuha na nila ang unang turtle natin dito. Ayun nga, gaya ng sinabi ni Ate Chantel natin. Ate Chantel natin kanina, ang pinakamagandang nangyayari for the next play ML is nakaka-secure ng kills si Esmeralda, which is the hyper carry nga gaya ng sinabi. Though anyway, 4 minutes na tayo, 0-4. Medyo nahihirapan makasagot yung Next Gen AI dito is because of the pressure coming from next play. Oh, I guess for Next Gen AI dito, kailangan nila mag-step up yung Helker talaga kasi yun yung kukuhanin nila. Here comes the Dark Knight Falls, guys. We have Peach the Great taking down Esmeralda, guys. Esmeralda talaga. This is Selena, guys, against Next Play ML. So, ito yung mga gusto natin mangyari for Next Gen AI. Yung makapick off sila from time to time para makahabol sila in terms of gold. Pero habang nangyayari yun, yung isa play naman na next play sa top lane. Kung objective, yes. Nahihirapan ngayon dito yung Next Gen AI. And tsaka ang mahirap nga dito, kumbaga bukod kay Hellcurt, ano siya eh, kumbaga siya yung pinaka-damage dealer. Siya yung kailangan makasecure ng kills. Pero yun nga ang problema. Masyadong mainit yung next play ML. Tsaka pinupugo talaga nila yung bottom lane. Oo, kanina pa. Alam kasi nila nandun pa yung NK at saka nandun yung Hellcurt ng Next Gen AI. Sinabi natin kanina na pinakakukuha na ng damage dito ng Next Gen is yung Hellcurt talaga. It's for the next play MLA. Yun talaga yung gusto nilang bawiin dito. Pero kita natin, guys, just the presence ng three players sa mid lane, napilitan agad si Peach dito na gumamit ng kanyang Dark Tapos also sa bottom lane, nandun naman si James. Nakagamit na agad ang kanyang contract in front of the Lilia. Although nandito rin si Chiolo for the zone up. Na next play sa ating laban. Mami, yung hangin na naririnig namin. Wala na. Teka, baka sa headset ko na ata yung may problema. Tingnan natin. Binabag yun. Apapunin siya eh. Teka. Teka.
Alam mo, kung may tutuli ako, umalis na siya mag-isa sa tenga ko. Sa sobrang lupang hangin. Okay na ba siya? Oh, medyo nakalapit yung mic mo. Ko ata. Baka yung mic mo medyo nakalapit. Headset ko nga ata may problema. Mukha masyado nakalapit. Ito yung literal, 50% pagka ganyan yung headset mo, yan yung literal pagkang hihinga. Kasi talaga nga, hihingin kami ng ating viewers. Parang ang hirap uman ako pagka ganito yung gamit mong headset. Parang kulag na lang. guys, this Coop Race Down for Next Gen AI, kita natin dito si Lancy, meron ng Clock of Destiny. At habang nangyayari to, kanina pa natin ito nakikita, si Virus talaga nandito lang sa top lane, gumagawa ng objective. Meron tayong dalawang players ng Next Gen AI. I-de-defend nila to, pero si Virus with that shit could do actually. Pick that one with the wave the dragon para palayin pa si Ghost at hindi siya mapatay dito ng next gen. Yes, and for 6 minutes and 45 seconds, 1-8 ang ating score in favor pa rin tayo dito sa next play. May kita natin doon sa may top lane, tatlo ang nakaabang doon sa may Uranus natin ang tanong dito kung susuga hindi. Kumbaga kuha lang ah, kinukuha na lang nila kung ano yung resources coming from next gen. Oh, so tingnan natin dito for next play ML lang kanilang gagawin dito sa ating laban. Very aggressive on the mid lane or the farm site actually ng Next Gen AI. We have 1-8 for the score. Yung crowd control dito ng PNK or even the damage ng Next Gen AI hindi na enough to burst down this Esmeralda para sa ating laban. So I guess for Next Gen, ang pinakamaganda lang gawin dito is to actually go for the split push knowing na meron silang Hellcurt. Pero though, pag nag-focus sila doon, ang magiging problema naman is kulang sila sa damage pagdating sa teamfight. Yes, tama naman yun. Pero dito sa may bottom lane. Ano kasi anyway. Anyway, teka, yung middle lane natin mukhang may hawak na hawak ng next day MLA yung mapa. Simula kanina pa, kung kanina pinupugo nila. At the same time, yung si Cho, makikita natin gumagawa ng XN na etong next gen, pinapabayaan nila yung Cho kanina pa. Do gusto nila kasing sabayan yung ginagawa dito sa may bottom lane. Hindi nila kaya. Mm-hmm. So, medyo mahirap to actually for Next Gen AI. I know na meron pa silang mga abyssal arrow dito ni Lancy na kailangan pansinin during a team fight. Speak of which, ang pinamagiging protection talaga nila dito is gonna be this Koopa ng ating Next Gen AI. Although for an next play, napakakunat na nila. Bouncing ball dito kay Jack on the middle lane. Habang nangyayari yun, we have the Esmeralda kumukuha ng objective para sa kanilang team. Ang magiging ano dito kasi, inaantay ko si Hellcurt, though even si Lilia kasi. Kaso ang problema, paano kasi nila susugurin kung ganito, yung ginagawa ni isang Yolo at the same time yung ginagawa ni Thams, na ang sakit na rin. Oo, so, parang tumaba na lang yes, ng limbs, oo. Ang kailangan ko makita siguro yung isang magandang set coming from Cole. Kaso, dinaniretso ko paano, coming from Cupra rather. Pero, yun nga, nahihirapan siya. Paano ko nga naman isiset to? As well as kay Sian, hindi rin makalapit eh, nahihirapan din. Oo, parang mahirap para sa kanila na pumasok basta-basta kasi Esmeralda or Mili kanilang kalaban pareto na sa ating mid lane, patay si Yolo. Mga kaibigan, ito ng Falling Storm ni Kazen with that Esmeralda. Jack is gonna go out with that team fight at it's gonna be one for nothing trade in favorite next play, I mean in favor of next gen dito sa ating laban. Although ang kinagandahan dito for next play, pwede na silang sumira ng Tore kahit kulang sila na isang tank dito. Jack is there for the initiation pero walang tatamaan guys. Konting-konti na lang buhay dito ng bottom lane na turret ng next gen para sa ating laban. For next play though, napakalaki ng farming site nila. Totally hindi nila mabibigyan hindi nila bibigyan dito si Page the Great ng kanyang possible farm para magkaroon ng damage, power spike dito ang kanyang Hellcurt. Pero kahit ganun pa man, itong ginagawa ng Next Gen AI, ano siya, umaga, kayang-kayang tapusin yung next play kung gugustuhin nila, pero nahihirapan pa rin yung next play na makapasok or bumasag ng turret ng Next Gen ngayon. It's because of maganda yung depensa na ginagawa lalo na ng PNK. Oh, meron pa din, meron din talaga crowd control. Yes. Tsaka
S400 dito for next play, mami, kaya hindi din sila makapasok or parang mukhang maganda ang depensa dito ng next gen kasi wala talaga silang long range. So kailangan muna nila ng isa pang objective, which is Lord. Nasisimulan ngayon ng Esmeralda actually habang nasa-zone at yung players dito ng next gen. Yun yung pinakamaganda nilang gawin para meron sila pang front kasi nakita natin yung possibility kanina ng next gen to actually burst down YOLO or this Grok. Pero ito na mga kaibigan, mukhang iko-contest na next gen AI ang Lord. Pero kita natin guys, it's gonna be the Dark Deadfall. Sabi nangyayari, kumuha pala ng turret si Cho sa bot lane. Si Virus dito has wala ng buhay and he is killed by the hands of two players ng Next Gen AI at hindi pa tapos sa ating laban kasi killing spree Esmeralda doon. Lord nakuha na rin. Si Ghost ayaw pa uwiin. Shard to the rescue. Here comes the Chicharo guys, but the not enough damage from Next Gen AI. Mukhang mahi, mukhang nagka wrong error mo, error ng Next Gen yung dineretso pa nila yung or kinontest pala rather yung Lord. Though anyway, ano pa naman eh, 5 seconds so para mabuhay rin naman si Cole. So, death dito sa Lord, patay muna nila yung Lord. Ang problema nga lang kasi, basag na yung bottom lane. So anytime, isang error lang coming from next gen, pwedeng ituloy-tuloy ng next play. Oh, yun yung problema dito for Next Gen AI. Although for Next Gen AI, kinagandaan naman dito, meron silang Kufren, PNK. More on control yung kaya nila ibigay dito. Unlike for Next Play MLA, ang pinaka-crowd control nila is just the Jit Kune Do at yung Wild Charge. Possible din yung Abyssal Arrow. So more on the single targeting at hindi ganun. Pero yun na nga, ang yakap hanap natin, we have this Falling Storm sa may likod. Napaka-aggressive ni Kaizen. Nice set actually for Next Gen AI pero wala sila na-convert na kills doon against the next play. Eh, wala. At sa may puto likod, it's gonna be Venus taking down this Lilia. We have the dragon mga kaibigan. The Dark Ten Falls has been popped. Although, eto na, ginangat-ngat nila si Venus at ay ang isang player for next play MLA. At habang nangyayari yun, eto na ang minion wave ng next play. Winning game number one. Yun. Ayun, for the next play MLA, napakaganda na ginawa nila.